Ayan, nag-vlog ako ngayon. Ngayon pala ako nag-vlog mula nung pagdating namin ng 2. Kasi nagkasakit ako. Sobrang sakit. Nung January 2 ng hapon ba yun? January 2 ng pagkagising ko, muubo na ako. Tapos, pagkaubo ko nun, mga bandang hapon, nag-i-edit pa ako nun. Tapos sumasama na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ihiga ko lang to. Maya-maya, ayun, mainit na ako, nag-38 na ako. Hanggang 38.9 ako umabot. Tapos yun, nagpahinga ako. Hindi na ako nag-cellphone kasi nga masakit sa mata. Ayun, pero nag-test ako ng saliva. Yan, negative naman siya. Yan, isa lang yung linya. Tama, isa lang. Nignan ko tuloy. Nagbigay si Mappy ng saliva kit. Kung gusto nyo mag-order sa kanya, meron siya. Kahit yung isa lang, parang test kit na piraso, meron siya. Feeling ko pumayat nga ako. Yun lang. So, ngayon, wala akong may panlasa ako, pero mapait. As in, parang ampalaya ang panlasa ko. So, ayun, kakain lang ako at ito ang aking food. Yan. Konti lang akong kumain ngayon kasi yung lasa ko hindi masarap. Pero tinatry ko dahil kailangan. Ayan. Kain. Ayun, tapos na akong kumain. Medyo, excuse me. Medyo nawala ng ang lasa ko, mapait. So, iinom na muna ako ng vitamins. Ayan. Buti na lang talaga. Ayun, bali naka-isolate ako dito sa isang kwarto. Sila DM tsang si Dalton, andun sa sala natutulog. Kasi mula nung 2, nag-isolate na kagad ako kasi nga inaalala namin si DM. Siya yung mahirap, bawal mahawa, ganyan kasi wala pa siyang bakuna. And hindi ko pa alam ang aking test noon. Hindi pa ako nagtitest kaya hindi ko sure ba maya Omicron na ako or ano. Kaya nag-isolate na agad ako. Tapos, si DM ngayon, kagabi, biglang niladnat. Kaya, kinabahan kami. Pero ngayon yata medyo okay na. Start ngayon ng klase nila kaya hindi siya nakapasok. Kaya yun. Pero sana, gumaling rin siya. Parang okay naman siya. Kasi nung time na nag-swimming kami, di ba, hindi ko pa na-upload. Pero kapag hindi ko alam kapag napanood nyo na to, syempre, mauuna yun. mapapanood nyo na yun. Sobrang lamig. As in, sobrang lamig. Yung time na pumunta kami doon sa Tagaytay. And, yung pinag-swimmingan namin, di ba, ginaw na ginaw ako. Feeling ko doon nag-start lahat. Kasi pag-uwi namin dito, tsaka parang lahat ng pagod ng lamig, yun, naipon. Tapos pagdating dito, iba na yung panahon. Hindi na malamig ng ganun sa Tagaytay. Sa lamig, kaya tinangkaso ako. Ayun, kaya ngayon ang dami na daw cases, as in, grabe. Kasi, di ba, nagliwag na isang buwan. Kaya,
ayun, tuloy-tuloy, ang dami na naman ngayong kaso. Hindi na natapos to. Parang paulit-ulit na lang kada taon. Pabago-bago na lang, babalik na naman sa dati, imbis na nagiging okay na, wala na, ito na naman ngayon. Ang hirap, nakakatakot kasi sa mga bata. Yun lang yung iniisip ko. Yun lang. Kaya ngayon lang ako nag-upload kasi masama pakiramdam ko noong time na yun. Hindi ako makapag-concentrate kasi sa yung alam yung kasukasuan, yung masakit, yung talagang kumikirot yung laman mo. Kaya tinatawag ko sila para i-massage yung paa ko. Para yung ganun-ganun lang, hagud-hagudin lang. Kasi ang sakit talaga, hindi ako makatulog. Tapos itong melatonin. Ito grabe oh. Tingnan nyo, tatlo na lang. Kasi ito lagi yung iniinom ko noon. And nakatulong siya ngayon dahil nga hindi ako makatulog last time. Kaya yun. Yun ang ininom ko. Tapos vitamins. Bioflu. Bioflu tsaka by Jessica. Hindi ako nag-ano pala. Tawag dito. Ubo ako. Ubo lagnat. Wala akong sipon. Hindi ako sinipon. Tapos, hindi rin sumakit yung lalamunan ko nung inubo ko. Tapos, yun lang. As in trangkaso lang. Ang pinakamataas ko is 38.9. Pero isang gabi lang yun. Yung pinaka-peak na araw na sobrang sama ng pakiramdam ko. Tapos, after nun, yung gamot ko is every 4 hours. Inorasan ko talaga para mawala agad. Ayun, hanggang sa bumaba. 2, 3, 4. Parang 3 days lang yung sakit ko. Yung init. Yung ganun. Kaya, alam ko hindi to Omicron. Kasi, nawala agad yung lagnat ko. Ayun lang. Sige, later na lang. Ayun, mag-orange na lang tayo ngayon. Buti na lang umayos na talaga yung panlasa ko. Hindi na mapait. Kasi grabe. Pero grabe yung chan ko ha. Nakita niyo yung chan ko last time? Grabe. Ngayon, papakita ko yung picture after this. Para makita niyo yung kaibahan. Parang akong nanganak na. Last time buntis, ngayon nanganak na. Ganyan talaga pag nagkakasakit. Pero ang pangit ng pagpapapayat kung ganun lang. Ang hirap. Ito bigay ni Meg. Yung friend ko dito sa kabila. Yung lagi kong kasama dati. Bigyan siya ng 2 ulam. Nagbigay siya ng pininyahang manok tsaka adobo. Tapos grapes, apple, and orange. Kamay siya. Sarap. Hirap may sakit. Kaya kayo, ingat-ingat. Yung kasabay kong mag-birthday, si Ate Manet, yung anak niya, naka-duty sa Commonwealth Hospital sa May Quezon City. Grabe daw ang cases ngayon. Nung January 2, 60 na yung inadmit, pero marami pa rin daw pumapasok na positive yung case. Kaya grabe. Talagang tataas talaga. Ayan, gabi na. Nakahiga pa din ako. Aloko. Ang sakit na ng likod. Ang sakit ng likod ko. Yung parang gusto kong anong tawag doon? Magpa-massage. Aray. Nagpatimpla ako kay JJ ng Milo. So, ilalagay niya lang dito. Ang Milo. Wait. Yeah.
O, diba? Ganun lang ang abot niya. Hindi siya talaga papasok. Kasi nga, delikado. Aray. Ay nga. May sakit ng likod. Ano ba yung buho ko? Sandali. Ayan. Aray, kung sakit ng likod ko talaga. Hindi ko alam kung dahil sa pagtulog ko. Ayan, nagpatimpla nga pala ako ng ano to, ng Milo. Si DM buti okay na siya. Parang ano lang siguro siya, napagod or ano. Ganun kami, ano, dati pa. Nung, basta dati pa kaming ganun ni DM kapag may sakit isa sa amin. Magkasunod talaga kami. Ayan. Nagpatimpla na ako ng coffee. Patimpla na ako ng, ano tawag dito, Mike. Ayan. Tapos tingnan nyo itong melatonin. Binili ni mama nito. Mama ni Dalton, binili niya. Tingnan nyo. Tatlo na lang yata. Ubus na ubus ko to. Talagang, ano to, gamit na gamit. Yan. Isa lang, aantukin ka na. Pero ako nung una, dalawa ang tinitake ko. Pero, pwede pala isa lang. Pero dalawa ang inano ko eh. Ayan, tapos, ito. Hindi ako nagbe-vape ngayon ah. Ano to? Binili ko kasi to sa Shopee, yung case. Kasi nakita ko yung kian, ang ganda. Yellow. Kaya ito binili ko, mint green. Ang ganda. Tapos, itong isa. Ito kasi pang ano to, pang Infinity tapos ito yung classic na klase, transparent, kasi gusto ko yung kulay nung ano niya, nung mismong pad niya, yung vape niya. Ano ba yung pad? Hindi ko alam kung ito o sa ganun. Tapos nung pumunta nga kami kilaan, binigyan niya kami nung bala, ito. Yan. Kasi ito naubos na, kaya tinapon na. Nung una ayaw pang pumasok eh. Ayaw pumasok sa ano. Pinilit ko na lang, virgin pa kasi. So ayun, mamailo muna ako. Ano to, ganito pala yung feeling ng ano. Pag nagka-quarantine, yung ng ilang araw sa hotel or ano. Sabi ko dati, kung ako yan, ano to, kung ako yan, hindi ako maboboring na ganun lang sa hotel. Kasi nasa hotel naman, syempre pag nasa hotel ka, di ba, maganda, masarap tulugan yung kama. Pero pag tagal-tagal na, hindi na maganda. Parang alam mo, wala kayong nakikita, ikaw lang. Pero at least ako, nasa bahay naman, anytime, naririnig ko naman sila sa labas. Pero yung sa mga hotel or quarantine facility, mga ganun, parang hindi ko yata kakayanin. Pero ngayon pa lang, ano, ang sakit-sakit ang likod ko. Gusto kong tumayo ganito ng matagal, umupo, pero nahihilo pa rin ako kapag sobrang tagal ng ganito yung ano ko. Ano? Ha? Ano? Ano yun? Tinatawag mo. Hindi ah! Tutatawag. Eh, sarado mo, Jay! Baka bumukas. Ayun, tapos, mamaya, ganun na naman. Sakit. Ano ba yung sinasabi ko? Parang alam niyo, ang sarap magpamasahe, yung magpaganun sa likod. Ay, grabing sakit to. And buti na lang, negative ako. And alam ko naman talaga na ano lang to, trangkaso, na sobrang nalamigan ako yung time na nagtagaytay kami. Tapos naligo pa kami ng napakalamig na pool. Siyempre, iba na yung edad ko. Hindi na ganun kabata, di ba? So, nabigla yung ano ko, katawan. Malamig, tapos siyempre naglalakad pa kami kung saan kami pumupunta yung time na yun. Kaya yun, buti na lang, hindi ako sinipon. Yun nga ang pinagtataka ko, kasi hindi ako sinipon kahit singhot man o atsing wala. Kaya sabi ko, imposible yun dahil ganun ako kapag ano, umpisa pa lang,
sipon kagad ang lalabas sa akin, pero hindi, ubo. Tapos, kala ko susunod na sipon, wala. Hindi man lang nangyari, buti na lang din. And lagnat lang talaga, sipon. Tsaka yung sakit ng ulo ko is dahil sa ubo ko na so, super dry nung time na yon, pero hindi siya masakit sa lalamunan. Kaya sabi ko, trangkaso lang to, wala akong virus ng Omicron or COVID na yan, kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga. And malakas ang loob ko na dasal ko na hindi kami magkakaroon ng ganun. Lalo na nung nasa ano kami, Tagaytay, na syempre, di ba, ang daming tao. Yun, pinagdadasal ko lagi. Yun, kada ano na kusan man kami pumunta, sana wala kaming masangga or wala kaming masalubong na sakit, lalo na sa mga bata. And then, yun, sa lamig lang talaga. Yun lang. Ayun, ngayon na lang ulit ako nag-vlog. Kasi, ano ba ginawa ko? Wala, nanood lang ako sa YouTube. Tapos, kumain. Kinain ko yung bigay ng friend ko na adobo. Yun muna yung kinain namin. Tapos, ano pa ba? Yun lang, nanood lang ako kasi nandito lang naman ako sa apat na sulok ng kwarto na ito. So, walang ganap. Nag-vlog lang ako para nag-vlog lang ako para documented. And mababalikan ko tong mga panahon na to. Kasi last time, hindi ko nakuwento yata. Wait lang. Ayun, kung last time, nanghinayang ako kasi hindi ko na-vlog. Kailan ba siya? Nung nagkasakit si Dalton. Nagka-COVID siya. March or August, mga ganun. Nagka-COVID siya. So, hindi, gusto ko siyang i-document kasi para mabalikan, di ba? Kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga ginawa ko, mga ganun. Kasi nung time na yon, hindi ko pa naikikwento sa inyo. Ilang beses na ako nag-vlog, hindi matuloy-tuloy yung kwento ko tungkol dun. Dali. Yun, tapos, nung time na yun, nung nagkasakit siya, naka-isolate na rin siya dito, tapos kami ni DM dun sa sala, si JJ, dito sa kwarto niya. Tapos, ayun, syempre ako, araw-araw akong nag-check sa kanya dahil nga yung pinsan ko, hindi ko rin alam kung naikwento ko o na-vlog ko. Yung anak ng pinsan ko is namatay sa COVID. April. This year lang, April. This year, 2022 na pala ngayon. Last year ng April, namatay siya sa COVID. Parang hindi na, yung oxygen niya, hindi na bantayan. Tapos biglang baba, ganun pala yun. Yung oxygen mo, kailangan mo talagang bantayan pag ganun. Kasi biglang baba talaga siya. Kaya nung, ba't ang itim ng lips ko dito? Tapos kaya, nung time na nagkasakit si Dalton, talagang oras-oras ko chinecheck yung oxygen niya. As in, talagang pasok, labas-pasok ako dito. Dahil nga, ayokong maranasan na makaligtaan yung oxygen na ganun, na, di ba? Parang mamaya bigla na lang napabayaan mo, hindi mo alam, biglang bumaba. So, wala kang magagawa agad. Tapos, yung pinsan ko, yung anak niya yung namatay, nagpadala sa akin ng 3 PPE. Para yun yung sinusuot ko kada pasok ko, tapos kada labas ko, hinuhubad ko, tapos papalit na naman ako. Ganun, araw-araw. Sa loob ng ilang days, 21 days o less than 21 days, ganun ang ginagawa ko. Alam nyo yun, parang sa sobrang na-trauma ako dahil doon sa pamangkin ko. Yun yung pamangkin ko, kung napanood nyo yung vlog ko na last time na nagtagaytay kami kasama yung mga pinsan ko. Isa dun.
siya yung isa doon na namatay. So, parang na-trauma ako nung time na yon na hindi ako makatulog. Isip ako ng isip mamaya kasi. Diba? Siyempre, may kasama kang may sakit. Siyempre, ikaw, iisipin mo mga anak mo din dahil ay ayaw mong mahawa. Lalo na si Dian dahil yung time na yun, wala pang bakuna si JJ. Tapos si Dian, mababa immune system niya. So, kailangan ko siyang bantayan. Buti na lang sa awa ng Diyos. Hindi ako, hindi kami nahawa. Na, gumaling si Dalto nang wala na hawa sa amin. So, yun, nagpapasalamat nga ako. Lagi ako nagdadasal talaga nun. As in, sabi ko, wala lang sanang mahawa. And sana, syempre, gumaling agad. Dahil pag delikado kapag, di ba, yung grumabi na. Tapos, after nun, mga ilang araw yata nung nagkasakit na si Dalto nun, si JJ naman, kasi kumain ng donut na napakadami. As in, ilang piraso. So, sumakit kinabukasan yung lalamunan niya. Ayan na, kinabukasan, nilagnat na, ayan, kinabahan na kami. Sabi ko, naku, delikado to. So, kami, rapid test. Umorder kami kay Mafi ng rapid test, yung sa dugo. Nag-negative naman kami lahat. Tapos yun, yun lang. Parang naisip ko lang yung time na yun na sana na-document ko kung ano yung nangyari, na ipakita ko kung ano yung mga ginagawa namin. Kasi hindi ko na naisip, hindi ko na nagawa kasi alam niyo yung taranta ko yung time na yun. Kasi syempre, di ba, ako lang yung nung may sakit pa si JJ nun. So ako lang yung nag-aasikaso sa lahat. Kaya hindi ko na rin ano yun, na mag-video pa. Kaya ngayon, yung sakit ko, nung nakaraan, parang yung pangalawang araw nung kasagsagan ng sakit ko is, nag-try ako mag-vlog. Ewan ko kung nandito pa sa memory or na-delete ko na kasi nagsasalita ako nun pero hindi ko kaya, kaya in-stop ko. Parang samang-sama talaga yung pakiramdam ko nun. Sabi ko, ano ba to? Grabe. As in, ang sakit, lalo na yung ulo mo, tsaka yung kalamnan, yun yung masakit sa akin, yung kumikirot. Tapos, sobrang init. Kaya, yun, buti na lang, naging okay-okay na ako, and nag-negative naman ako. Pero, after 7 days, mula nung nagkasakit ako, is magte-test ulit ako, para sure. Si DM ngayon, okay naman. Sana hindi na rin umano yung sakit niya ulit. Hindi na magkalagnat ulit. Uso ngayon, ang dami kong kakilalang merong may kangkaso ngayon. Kaya yun. Buti na lang nagbigay si Mafi ng saliva test. Dahil, para na-check ko na rin yung sarili ko. Pinalalamove ko na lang. Para mabilis ko makuha kaysa yung sa courier pa, ilang araw pa bago dumating. Kailangan mo asap eh. So, ayun lang ang kaya ngayon lang, ngayon? January 5. So, ngayon lang ako ulit ng vlog. Ngayong taon. Pero, yung ine-edit ko, hindi ko pa tuloy matapos. Kaya, ay no, grabe. Ayan, magte-test ako ulit. Kuha akong laway. Ay, hindi dugo. Big laway. Kailan mag-ipon ka lang. Dapat hanggang dun lang sa ayun yung nakikita. Guhit. Ayan may. Ewan ko kung nakikita nyo. Guhit. Ayan. Laway. May bula eh. Ang galing ko yung konting bula. Wait. Gamit itong tapos open natin tong parang ilalagay niyo dun. Wait. Ayo dito.
tanggalin to. Sarado. Kailangan natin shake-shake daw. Shake-shake. Tapos pindot-pindotin. Para mahalo yung nilagay kong solution. Nakabahan tuloy ako. Pangalawang ano ko na to eh. Pangalawang test. Tapos open na natin to. Galing kay Mafi to. Negative talaga siya. Ehe. Ubo ko lang talaga to.